Hello, hello guys! Good morning! It's Sunday, kaya happy Sunday sa inyo. Kung maririnig nyo yung background, ayan, mga lumang kantahin. At nandito nga tayo sa ating pinapagawang bahay. So, update lang. Kung last time ay in-update ko kayo doon sa taas ng aming bahay, mas nilakasan ng kapitbahay yung kanyang music. So, pasensya na po. And hindi sana tayo makapiright. Ayun, so na-update ko na kayo tungkol dun sa taas. And ganun pa rin naman yung itsura nun. Wala pa rin pagbabago. Ayan, so nandito tayo sa baba ng bahay. So kung matatandaan nyo, last time sinabi ko sa inyo na wala pang hagdanan. Ayan, so ngayon guys, meron na tayong hagdanan. Ayan. Nakita nyo naman ang aming staircase. Maliit lang siya guys. Hindi pa naman siya tapos, pero nadadaanan na siya papunta doon sa taas. Ayan. At kung mapapansin nyo, wala na rin yung aming dating sisame. Ayan. Ito yung natitirang sisame doon sa other half, doon sa magiging part ni nanay. So, nandito tayo sa part ng bahay na titiran ko. Tara namin nila, Mami at Yuna. Ayan. So, ito guys, ang progress. Hindi na siya kahoy. Ayan. So, makapag-slab na. At, ayun nga, pati doon sa kalahati, sa party nanay, nakapag-slab na. Hello, Nay. Hello, Tito. Yes, Tito. Si Arkin. Ayan, pamaking ko. So yun, so ito yung ating magiging banyo guys. Ayan. So nakaporma na yan dyan sa ating toilet bowl. Tapon na ng tubig. At ang ating pinto ay magiging dito. Maliit lang siya guys. Ayan. For a tiny house, ganyan lang yung pinagawa ko kasi mahirap naman yung masyadong malaki. So malaki din yung masasakop niya dito sa bahay. Tapos itong part na ito guys, ayan, sa gilid ng hagdanan, pati yung ilalim ng hagdanan, magagamit ko yan na kitchen. Ayan. So, dito yung ating lababo. Dito yung kitchen area. Dito yung stove natin. Ayan, dutuan. At dito naman tayo sa sala. Ating parang common area. Ayan. May mga bisita, pwede dyan. Maliit lang, kaya ewan ko kung paano magkakasya yung mga gamit ko kasi sinukat ko na at mukhang hindi magkakasya. So, abang-abang kayo ng mga ibibenta kong mga gamit kasi magpapalit ako. Wala akong choice kundi magpalit kasi talagang hindi kakasya. Ayan. So, maglalagay tayo ng lamesa dyan, ng sofa, maliit lang. Tapos dito guys, yung aming magiging pathway. Yan. Diretso yan, guys. Yan yung harapan, di ba? Yan. Pathway yan. Papunta doon. Doon. So, pathway yan. Tapos, parang ano siya? Tawag dito na yung terrace. Na? Hallway terrace. Yan. So, dito yung aming laundry area. Pinacover ko na rin siya para hindi masira yung ating washing machine na ilalagay dyan. Tapos, ito yung ating main door. Yan. Dito. Yan ilalagay yan. So, wala pa tayong pintuan, guys. Sa mga mag-sponsor ng joke lang. Ng mga gamit-gamit. Pwede naman. Yun. So, maliit lang ang aming bahay. Cute. At talagang pag-iisipan mo talaga kung paano mo pagkakasahin, saan mo ilalagay yung ganito, saan mo ilalagay yung ganyan, para kahit maliit ay, ayun, maging convenient pa rin gamitin yung kusina, yung banyo, yung sala. Tapos dito, yung part na to, sana maging office ko to. Yan. Ayun. So, masaya ako guys na unti-unting natutupad yung pangarap ni nanay, pangarap namin, magkakapatid na magkaroon ng konkretong bahay. Kasi yung bahay namin dati, as you can see yan, kahoy lang.
ang tanging bato lang talaga sa amin ay ang CR, yun. Yung dating CR. Nagagamitin pa rin naman nila doon. Ayun. Kaya kami nagpagawa kasi inaanay na. Tapos, mainit, yun. Isa pa yun. Kasi kawawa naman si nanay na nakatira dito, tsaka yung mga pamangkin ko, na naiinitan, sobrang init dito, para kang nasa oven toaster. Para kang nasa loob ng isang malaking pugon kapag sobrang init. Mababa yung ceiling. Tapos tapat na tapat kami ng araw. Ayun, si nanay, ending na high blood siya. So, ang worry talaga namin ay mag-heat stroke siya, mga ganyan. So, to prevent that, ayun, nagsusumikap kami ngayon na paunti-unti ay magawa tong bahay. Na, yung decente lang, kahit hindi naman sobrang ganda, yung kakayanin lang ng budget natin kasi we have limited budget talaga. So, ang key talaga sa limited budget ay talagang pagplanuhan nyo yung gagawing bahay bago pa gawin. Wala kami ditong architect or engineer. Kami-kami lang. Ako, talagang nagre-research ako sa Google or YouTube ng mga feng shui na rules, ganyan. Kung saan dapat yung ganyan, saan dapat yung ganito. Para syempre, maging harmonious nga yung magiging bahay sa mga titira. Ayan. So, yun ang key talaga kapag limited budget lang. Tsaka, syempre, kung saan kayo makakatipid, mahirap din kasi yung pabago-bago. Yung nagawa na yung bahay nyo, tapos gugustuhin mo pang magpabago ulit. Lakas ng ano, patay ko lang to. Ayan. Lakas ng tugtog sa, ano eh, sa kabilang bahay. So, yun. Yun nga, sabi ko nga, kapag may limited budget lang, ay hangga't hindi nagagawa, ay ipabago mo na. Kesa naman yung nagawa na, tsaka mo pa ipapabago, diba? So, yun. Ayan. Yan ay ayon sa feng shui rules na napanood ko, nabasa ko, na nakakahilo kasi paiba-iba, marami silang, kasi maraming feng shui schools. Pero, iisa lang naman yung pinaka-foundation nila, yung mga elements, yung water, yung fire, yung earth, at yung wood. I will not get into deeper details when it comes to feng shui, pero yun, sinunod ko yung mga placement ng bathroom, ng kitchen, ng sala, ng dining, pati yung lalong-lalo na yung doorway or yung pinaka-main door nyo. Ayun guys, so hopefully na magkasya yung budget natin kasi limited lang talaga. At nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nakakuha tayo ng mga resources na nakapagbigay sa atin ng funds para magpasimulan itong bahay natin. And sana nga ay matapos. Kung hindi man, paunti-unti, so i-update ko kayo guys kung ano yung magiging progress at development dito sa bahay natin. Ayan. Dito naman sa other half ng bahay, as I've said, si nanay dito. Ayan. Nakasalukuyang naglalaba. Hello ka naman, Nay. Ayan. So, yung kusina namin, babaguhin. Alisin yan dyan. Yung banyo, retain yan dyan. Kita nyo naman, maraming labahan. Bumaba na siya, guys. So, tinaasan kasi yung flooring natin. Ang itinaas niya ay siguro from ilang hollow blocks? Dalawa. Dalawang hollow blocks, guys. Kasi syempre, yung platada, yung semento. Ayun. Papakita ko sa dito, yan. Yung nung ginagawa pa yung flooring, yan. Yun yung picture. Ngayon, naging makalat dito. Naglagay ng mga bakal para talagang solid, talagang matibay yung ating flooring. At doon sa ilalim, matutuwa kayo guys,
papakita ko next time, may basement pa to, guys. So parang magiging tatlong palapag siya. Kasi talagang meron kami doon, mababa nga lang. Kasi talagang yuyuko ka para lang makapunta doon. Ayun. Tapos, ano pa ba? So far yun pa lang nagagawa kay nanay dito sa baba. Kukulungin yan, kukulungin. Patulad sa akin, ganyan gagawin, pati dito, yan. So marami pang gagawin dito, guys, kaya abang-abang kayo sa update natin dito sa bahay. At sana ma-share ko rin sa inyo after nitong project natin dito sa bahay kung magkano yung gagastusin namin or magkano yung nagastos namin at yung mga tips kung paano kayo makakatipid sa pagpapagawa ng bahay. At nagpapasalamat din ako dito sa tito ko, yan, stepfather, na tumutulong sa paggawa ng bahay, kaya malaking tipid din kapag may mga katulong, nakakatulong, pati yung pinsan ko na si Daryl sa paghahakot, kasi ano kami, dulo kami ng ano eh, ng eskinita eh, ng street. So kapag may bibiling mga materyales, talagang kailangan hahakotin from the main road. Doon from the main road, napakalayo. Marami pa sikot-sikot na madadaanan bago ka pa makapunta dito sa aming bahay na dulong-dulo. So, the extent na tabing ilog na kami talaga. So, kung makikita niyo yung mga bahay doon, sa farthest part, doon sa harapan namin, ilog na talaga yun na tinayuan ng mga bahay. And yun nga, magkakaroon ng project dito in 7 years daw na magkakaroon ng road widening dyan. Kasama siya dun sa project na ng San Miguel. Tama ba, Nay? Ng San Miguel. Kasi magiging parang airport, parang parang kadugtong ng airport sa Bulacan, yung bagong magiging airport dito sa Pilipinas. Yeah. So, mukhang maganda yung project, tapos magiging tabing daan na talaga kami. Kaya, hopefully, by that time, hindi kami para mapag-iwanan ng daan, kasi talagang tinaasan na talaga namin. Ayan, kung makikita nyo, ang taas-taas na namin from the street. Ayan, ang taas-taas na namin. So, sana, hindi kami mapag-iwanan. Kung sakali man, magpapataas kami, mukhang okay pa naman kasi mataas yung aming ceiling. Ayan. So, kung makikita nyo, steel tsaka wood ang taas. Dito sa baba ay magiging cement and metal tsaka wood. Ayun. So, ayun lang, guys, ang ating update as of now dito sa ating bahay. After a few weeks nung ating update, nung first update doon sa taas. Ayan. So, maraming salamat, guys, sa panonood, sa pagsuporta dito sa ating channel. And kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, don't hesitate to hit that subscribe button and that bell button para notified ka sa mga updates natin dito sa ating bahay at sa ating channel. Alright, thank you, guys, for watching. See you!